Hello guys, this is Fun 60 Babes. Please watch, like, subscribe, but don't forget to click the notification bell for you for more information. This video was about the 500 years of Christianity in the Philippines. So this is it. Watch and like and subscribe. Ito yung simbolo ng kapamahal. Kung hindi sa kapamahal, hindi pala tayo kaligtasan. So, naligtas tayo not because of the law, naligtas tayo dahil sa pamamahal ng Panginoon. Okay? That's why, the more we love, the more ipinakita natin ang Diyos sa buhay natin. Diba sa Epistle of John, sinabi, God is love. Diba? Saan tayo nanggaling? Ang tao, saan ang galing? Hello? Saan tayo ang galing? Diba sa Diyos? If God is love, kung nanggaling tayo sa Diyos, our nature is to love. Diba? Hindi natin nature to hate. Hindi natin nature to destroy one another. Dahil nanggaling tayo sa Diyos. If God is love, nanggaling tayo sa Kanya, then our nature is to love. The more tayo magmahal, the more pinakita natin ang Diyos sa buhay natin. So, galing tayo sa Diyos, God is love, and we came from God. Therefore, our nature, ang tunay na tao ay marunong mahal. That's why ang pagmamahal is the fulfillment of the law. Nalala mo yung story ng isang bata, dahil module class, ay assignment sila. At yung assignment nila, ay the origin of man. So yung nanay niya ay hindi nagsisimba. Alam nilang nakikinig ng mga nagbabasa ng Facebook, mga fake news. Hindi niya alam. Ngayon, nagtanong yung bata, ma, may assignment kami. Saan daw nanggaling ang tao? Hindi nga siya nagsisimba. Sabi ka na, nanggaling ang tao sa unggoy. Unggoy. Yung kinagabihan, tumating yung tatay niya. Nagsisimba yun. Palagi nagsiserve sa simbahan. At tinanong, Papa, may assignment kami. Ano? Saan daw nanggaling ang tao? Sabi ng Papa niya, Anak, nanggaling tayo sa Diyos. Ha? Sabi ni Mama, unggoy daw. Sabi ng Tatay, Anak, mother side yun. Saan kayo? Mother side o father side? Okay, so, that's why nanggaling tayo sa Diyos. So, if God is love, then our nature is to love. That's why love is the fulfillment of the law. At dahil sa pagmamahal, inahal tayo ng Diyos. That's why ang pananampalataya dumating din sa Pilipinas. Actually, yung mga priors, wala silang intensyon na pumunta ng Pilipinas. Naghanap sila ng actually mga Spanish, yung mga spices, di ba? Molucas Island yung kanilang destination. Pero dahil sa bagyo, at that time, nagtago sila no? Doon sa island, that's why doon part of that, no? Yung lady na yan, doon part, that's why na-discover no? Yung Pilipinas. That's why yung pananampalataya na ipahagi. That's why yung unang misa natin, yung March 13, 1521. At yung first mass. At yung bigyan, April 14, 1521. That's why we celebrate this year yung 500 years of Christianity. Yung ating theme is gifted to give. Dahil ang pananampalataya ay nagbibigay. Ang pagtunay na pananampalataya naglilingkod. Ang tunay na pananampalataya nagsiserve sa tama. That's why we are gifted to Him. Bilang mga migrante po at W, nandito tayo. But we share our faith. Hindi lang tayo nagtatrabaho no, for our family, but nagtatrabaho din tayo, we share our faith, nagtatrabaho din tayo para sa kamalian ng Diyos. That we share our faith. Maraming mga kwento, mga stories, yung ating kababayan, because of their, we share yung kanilang pananampalataya.
sobrang inspiration ng pamilyan, naging bahagi, naging membro ng ating simbahan. So tayo, bilang OFW, may grant-to-meron din tayong mission. Of course, yung mission natin, hindi lang samahan sa buhay natin, but bilang binyagan, ang mission din natin ay pagpapalaganap ng ating pananampalataya. As we receive the faith, our mission is to share the faith. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang yung sa atin lang. Ang tunay na pananampalataya ay ibahagi. That's why ang simbahan natin ay missionary church. Nagpimisyon tayo sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pananampalataya. Lahat ng binyagan ay missionary. So lahat tayo dapat mag-mission. Dahil pag hindi nag-mission, na hindi yan ang simbahan na tinatag ng Panginoon. Dahil bago umakyat ang Panginoon sa langit, ang instruction sa kanyang mga lagad, go to the whole world, proclaim the good news, baptize them, missionary church. Hindi lang sinabi, oh, magbasa na tayo ng Biblia, okay na. But go to the whole world, i-proclaim. That's why we are gifted to give. We share our faith. We give our faith. How to give our faith? How to share our faith? Sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay hindi lamang sa loob ng simbahan. Okay? Sa simbahan, may prayerful ka. Tulog na pala. Ang pananampalataya dapat ibahagi sa labas. Hindi lang dito sa loob ng simbahan. Ang pananampalataya, hindi lamang tuwing linggo na mabait tayo, pero pag Monday to Saturday, iwan ko. Okay? So ang pananampalataya, everyday, isa sa buhay natin. Yun ang pamamaraan na pagbabahagi ng ating pananampalataya. Na pag nakita ka, hindi na ang sarili nakita nila, kundi ang Diyos sa buhay mo. Iwan ko kung may bahagi ko na sa inyo na yung aming superior general, yung German, nasa sa Pilipinas, sa Cebu. At nag-initial siya, na yung bayan ko naman ito. Next month na yung German, nasa nag-mission sa Cebu. Ako yung professor ng philosophy. Monday to Saturday, nagtuturo sa University of San Carlos. Pero pag Saturday, Sunday, nag-mission doon sa mga squatter area. Bibigyan siya ng mga ano, German, marunong mag-Bisaya. One Sunday, after sa kanyang misa, after sa kanyang mas, papunta na siya doon, may nasalubo siya isang baliw. So ang ginawa niya, binigyan niya ng tinapay. Yung baliw, kailan ang kahit. Kinausap niya, Bisaya, German, nag-Bisaya. Mamaya, kinausap na niya, binigyan ng tubig. Yung pagkatapos na, alam niyo, sabi ng baliw, ikaw ba sa Jesus? Ikaw ba sa Jesus? So hindi na nakita ng baliw yung German. Dahil sa kanyang ginagawa sa pagtulong, akala ng baliw, si Jesus yun. That's why yung ating pananampalataya, pag sinasabuhay natin, ang pananampalataya, hindi na nakikita ang sarili natin. Ang nakikita nila, ang Diyos sa buhay natin. That's why we are gifted to give. Pagsasabuhay ng ating pananampalataya ay ang pagbabahagi, pag-share sa Diyos sa ating kapwa. Amen. Magsi tayo ating ipangalayan. Sa araw na ito guys, sama-sama po tayong mag-celebrate ng 500 years Christianity in the Philippines since pumunta ang mga Spaniard sa Pilipinas at dahil sa bagyo, napunta sila sa may Limasawa Island. Kaya doon naganap ang unang Christianity sa Limasawa Island at sa yung pagtarak ng doon nila pula po sa Inmactan Island. Yun, doon nag-umpisa yung Christianity of the Philippines. Hanggang ngayon, bilang tayo nga ay mga Kristiyano, talagang ipapalaganap natin ang
nais ng Diyos sa bawat isa sa atin dahil tayo ang kinakasangkapan ng Diyos upang ipalaganap ang kanyang mabuting balita ng kaligtasan. Kaya sa araw na ito, guys, sama-sama po tayo na mag-celebrate bilang tayo ay mga Kristiyano. 500 years na ngayon, guys, na tayong mga Kristiyano ay talagang pinagpala ng Diyos. Pinagpala sa buong pinagpala. Kaya pasasalamatan natin ng Diyos at talagang hindi niya tayo iniwan at hindi tayo iiwan sa anumang larangan o sa anumang labanan. Kaya God is really good all the time. Dahil tayo ay mahal ng Diyos, dahil ang Diyos ay pag-ibig, tayo ay lubos-lubos ang kinakalinga ng Diyos. Hindi niya tayo pinapababayaan. Anuman yung hirap at sakit na ating nararanasan sa buhay, andyan at andyan pa rin ang Diyos na sa talagang kumikilos sa bawat isa sa atin at gawin nating masaya ang buhay, guys, dahil tayo ay mahal ng Diyos. At salamat ng marami dahil talagang pinagkalooban tayo ng biyaya ng Diyos na buhay na walang hanggan. St. Joseph, humble servant, intercede for us. We pause for a moment of silence and offer our own intentions. For these we pray. Kaya sa araw na ito, guys, lubos-lubusan ang kaligayahan ko na nadarama sa puso ko dahil nakita ko kung gaano kasaya ang mga tao na nag-celebrate sa 500 years mula noon hanggang ngayon na talagang lumalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. At deep inside, talagang naiiyak ako kanina, guys, na talagang labis-labis ang pasasalamat ko sa Diyos dahil talagang napakabuti niya sa ating lahat. Hindi na tayo pinabayaan. Kinalingan tayo ng Diyos at salamat sa Diyos.